Di ba naka-off siya? Ipunta nyo lang dito sa vault. Yan, tuturo ko na sa inyo at ito siya. Yan. Kahit magkabaliktad to, okay lang. 12.7. Good. 12.59. Tignan natin. Yan, no? 0.7 na lang. Wala na. Hello mga paps, kamusta kamusta, welcome back again to my channel. Sa content ko na ito ay meron pala tayong pag-uusapan. Meron na akong isi-share sa inyo tungkol sa pag-test ng battery. Kung familiar kayo sa ito, digital multi-tester, ito ang gamit ko. Test natin itong mga battery ito, lalong-lalo na yung mga may sasakyan na hindi nila alam, ititest kung yung battery nila ay mahina na o kaya dapat ng palitan. Pero ang isi-share ko ngayon kung paano ititest yung battery nyo kung tama siya gamit ang ganitong multi-tester. Lalo na yung mga nasa malayo, kailangan nyo pang pumunta ng bayan, yung mga kailangan nyo pang pumunta sa mga nag-charge sa charging station ng mga battery, para malaman nyo kung okay pa ba yung battery nyo. Hassle din yun, di ba? Dahil malayo, oh. Napakadali lang ito, mura lang naman ito eh. Lalo na yung may mga sasakyan, kailangan nyo ito. Kung lagi kayo charge ng charge, para may kunting kaalaman. So ayan ito, ituturo ko na kung paano i-check yung battery. Ayan, kung sira na ba o kailangan na palitan. Panoorin nyo lang hanggang dulo nang may matutunan naman kayo. Okay, so nanaponin natin yung digital multi-pistol. Ito siya. So, ganito siya mga paps. Ito yung wires niya, black and red. Tapos meron siyang takip. Tanggalin nyo lang yung mga takip. Alisin lang yung mga takip. Tapos ito, yung red dito sa volt. Dito, yung red dito sa bandang kaliwa. Alin nyo, sundan nyo lang. Sundan nyo lang ha. Siya nga pala, medyo pabalik na to dahil yung camera ko, front camera siya. Okay? Kaya medyo, kung titignan natin, baliktad, pabaliktad siya. Pero makikita nyo naman, mababasa nyo sa, dito sa mga symbols niya, mababasa nyo naman. Itong kulay red dito. Yung sasaksak. Alin yung kulay black. Sakit na. Meron na rin siyang stand. So tara, samahan nyo ako, i-check natin yung battery. I-check na natin itong mga battery ito. Ayan mga paps, itong battery na ito paps, 2SM yun, 3SM, ito 2SM. Ito good battery, ito dead battery. Matagal ko nang gamit na battery ito, kaya wala na siya. Kung siya, low maintenance siya. Yun naman, maintenance free. Tuturo ko sa inyo kung paano iti-check. Okay. Ito. Di ba naka-off siya? Ipunta nyo lang dito sa vault. Ayan, tuturo ko na sa inyo at ito siya. Ayan. Ayan, ganyan. Kita nyo, 0 volt. Ayan, nakalagay yan, V volt. Okay. So kuha lang tayo ng pagpatungan para makita siya.
So ayan mga paps, tignan nyo ah. Ayan, lahat ng battery ng mga yan, 12 volts. 12 volts yan mga paps. So, check natin. Oh, wala sila, wala ba? Diba? Kahit pagdikitin ko to, walang lumalabas na numbers dyan. So, ngayon, uunahin natin to. Itong toy SIM na maintenance free. Check natin. Kahit magkabalik na to, okay lang. Okay lang. So, tignan nyo. Tusok nilang ayan 12.7 so ibig sabihin good pa siya dahil lampas siya sa 12 volts okay oh, kahit balik ka rin natin oh, ganun pa rin ang labas okay oh, so good battery pa to. Hindi pa to talaga nabuksan, kailan ko lang nabili to. Siguro may 1 year na rin, kaso hindi masyadong gamit. Dahil sa owner ko kasi ginagamit to, eh, yung owner ko medyo na-stock. Kaya yan, hindi masyado nagamit, tinanggal ko. Kasi pag in-stock yung gamit, dapat alisin yung battery para for safety. Okay, so dito tayo sa isa. Ito medyo gamit na to kasi ginamit ko to sa elf pero titik pa rin natin ayun mas maganda pa nga ito eh o lampas pa siya ng 12 volts o, mas matibay pa to 3 is in. Yun o. Oh. Oh, 12.59. Good. 12.59. 15. Good. Napakaganda. Mataas pa yung battery niya. So, ito mga paps. Tuturo ko sa inyo. Ito yung isa. Titignan nyo. Titignan nyo sa digital multi-tester kung totoo bang did na siya. Tignan natin. Tignan natin. Yun o. 0.7 na lang. Wala na. 0.9. Magbalik na rin pa natin. Wala na. Did battery, ito talaga matagal ko nang gamit to, sira na. Oh, kita nyo? Ganun lang mag-test ng battery gamit ang multi-tester. Digital multi-tester. Anyway mga paps, kahit nasa tamang reading pa rin ang battery nyo, pwede pa rin siyang malupat. Kaya ang gagawin nyo, i-charge nyo na lang. Pwede rin kayong bumili ng sarili nyo charger. Para hindi na kayo pupunta ng bayan para magpa-charge ng mga batteries nyo. Okay? Yun. Ganun lang mag-test ng battery. Gamit ang digital multi-tester. Yung ganitong brand, Hinko. Okay siya. So, para matest pa natin ulit. Ibang paraan pa sa pag-test. Susubukan natin itong van ko. Titest natin yung battery niya. Okay? Binuksan ko na to kasi chinik ko yung langis so titest natin yung battery ng aking van kita ba madilim ba maliwanag ito banda adyan na lang ganun lang. So ayan. So
ayan mga paps, ititest natin tong aking battery sa aking van. Motolight siya, bago pa lang to. So, okay, ititest natin. Kahit magkabalik na to, ayos lang. So, positive. Positive. Then negative. Ayun. Good, good battery. 12.66. Pagbalik na rin natin. Diba? 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 Medyo hindi maliwanag. Masilaw. Yeah. Oh, ayan o. Ganun lang mag-test ng battery. Gamit ang digital multi-tester. So, ayan. Okay. Ayan ang ating battery, Motolight. 3SM din yan. Enduro. So, ayan mga paps. So, ayan mga paps. Ganun lang kadali mag-test ng mga battery. Kung sira na o hindi. Kunting tip lang naman yun. Kasi kung sakali, kagaya ng sinabi ko, nasa malayo kayo, nahirapan kayong bumaba para magpatik. Bili na lang kayo ng digital multi-tester. Pura lang naman yun. Para malaman nyo kung battery nyo o good pa o hindi na. Kaya nga pala kung nagustuhan nyo aking vlog, huwag nyo naman kalimutan isubscribe yung aking channel. Pakihit na rin yung notification bell din sa baba. Nang lagi naman kayong updated sa next mga videos pa na sa next content pa na mga ilalabas ko. Anyway, kung may suggestion kayo, pwede mong itanong lang sa akin dyan, mag-comment lang kayo. Hanggat sa makaya kong i-share, isi-share ko sa inyo. Okay? Sa nga pala, huwag nyo rin kalimutan i-share nang may matutunan naman yung mga. Okay? Maraming salamat. Sa nga pala, next time na ang next time kong ituturo sa inyo kung paano magte-test ng yung alternator natin kung kumakarga, kung nagkakarga siya ng power gamit din yung multi-tester. Yun ang next na isi-share ko sa inyo mga paps. Okay? So paano? Maraming salamat. Bye-bye! Like and subscribe!